Gandang araw mga kambot, maligayang pagbabalik dito sa hardin natin sa probinsya. Ito, ipapakita ko sa inyo ang malunggay. Ang malunggay, pero hindi ito katulad nung sa Lawag City na tanim natin. Ito ay dito lang na malunggay ito. Hiningi lang natin sa mga kakilala noon ito, tapos pinarami natin at pinalaki natin. Ito nga pala, ganito mangyayari sa malunggay natin kapag hindi natin pinutol, no? At ang usong-uso ito sa dito sa San Jose, Mindoro, pinapalaki lang ng pagkataas-taas. Ay mga kaambot, yan, sarap nyo, no? Malunggay soup, panghalo sa sardinas, at kung saan pa, kahit anong gulay, pwede mong ihalo yan. Ang sarap, magandang-ganda ako sa kulay ng malunggay pag ganyan, pag bagong sibol at ganyan pa lang yung kulay, hindi pa matanda, hindi pa magulang yung dahon. Yan, okay. Ganyan ang gusto nang mangyari doon sa malunggay na nasa harapan. Kaya uumpisahan na natin putulin yan. Hindi ko na mapapakita sa inyo magputol kasi kailangan natin ng dalawang kamay para putulin ang malunggay na yon. At ang gagawin natin dyan sa malunggay na yan, sa mga dahon na yan, hindi yan masasayang mga kabot. Kasi yung mga dahon na yan ay papatuyuin ni nanay. Ay, may ibon na maliit. Ay, kala ko yung maya. Usually kasi may maya dito, mga pipit. Pero maya, ordinaryo maya lang pala yun. Okay. Ayan, at ang mga sanga niyan, papatuyuin pala ni nanay ang dahon na yan at yan lang yan, biniblender ko yan at para madurog. Okay, ginagawang powder, pinapowderize natin at yan ginagamit ni nanay. And then, sa akin naman, sa Manila, ginagawa kong tsa, ayan. Okay, ay maya nga. Ay maya nga na maganda. Oh, yan sila, naliligaw. Yung mayang bukid, mayang pala, yung peste doon sa ano. Usually maraming ibon talaga sa malunggay kasi may mga, alam ko, may mga uod dyan, may mga insekto silang hinuhuli. Lalo na noon yung malalaking malunggay dito matataas. May isang malunggay pa kami pinutol dito, yun o. No? Yun o, no, kung mapansin nyo yan, ito. Ang mabanda yun, yan. Okay, yan yung malunggay na yan. Pinutol din yan, pero dati nung nagtataas ang malunggay yan, ako po, ang ganda. Pero nga lang, syempre, ang hirap i-harvest kapag ganung kataas. Okay, at ang mga sanga naman yan, kapag natanggal na natin ang mga dahon, tinatanim yun ni Melinda doon sa bukid nila. Kung saan mga pwedeng pagtaniman doon. Kung saan mga lugar, ang bakanting lote, ang pwedeng itanim doon sa bukid para naman mapakinabangan ng gusto. Okay, ganda diba? Okay, mga kambot, yun lang. Mamaya ako na ipapakita kapag natapos na nating itabasin. Yan mga kambot, ito na. At hindi na natin napakita kagabi. Kung kagabi na, hapon na natin, hinabol na natin kung paano... hinabol ang pag-ano nito para hindi sayang sa oras. Ngayong umaga ay magbablog na lang tayo. At yung na-harvest natin kahapon ng mga dahon, ano bang ginawa ni nanay doon? Yan, o yan. At may iniwan tayong mga sanga dito sa labas. Yan, iniwan natin para pag may mga kapitbahay tayo na gustong magtanim. Pwede. Yan. Pwede nilang ikunin yan dito. Yan, at kung gusto nila itanim, ha? Kung ayaw nila, edi dyan na lang yan. Mabubulok na lang yan. Okay? Itong aso natin, ang kulit. Gusto na namang lumabas. Hanapin natin yung hinarvest natin kahapon. Ito, nandito pala. Yan, ito. Ay, malunggay. Oh, may malunggay na. Ito rin ba? Hindi, ito lang. Isang sako. Ayan, isang sako na ko namin. Dahon ba to? Ay, hindi. Aso pala to eh. Saan ba yun? Ay, ito. Sorry, ito lahat ang na-harvest namin. Yan, okay. Ipalabas natin para maibilad ni nanay mamaya. Air dry daw eh. Ang gagawin natin dito. Ang dami rin namin nakuha. Kapag inanom mo to mga guys, ang mga kambot, kapag inanom mo na to, pinauderize mo, ang dami na nito. Napakasarap nitong gawing cha. Yan. Oh, okay. Ayun ang mga kambot ay tinatanggal na sa mga tangkay ni Natalia. Ni Lola Nati. So, yan. Ang air dry natin. Yan. Matanggalin natin to. Okay, ganyan lang kasimple. Sayang ibang ano, sobrang dami ng dahon ng malunggay, eh, hindi na sinisimot, no? Pero sa Manila to, Diyos ko po, amura yan, hindi sinasama? Hindi magletag ka lang. Ah, hindi matanggal ng maayos. So yung mga magugulang lang, so maganda pala sana talaga dyan, ano, ano tawag doon, iluto, igulay. So pasensya ng mga kambot at brownout dito sa amin, hindi namin mapailaw yung ilaw na yan. So araw lang ng ano,
araw liwanag lang ng araw yung nakikita niya. Nagpapaliwanag dito sa lugar natin. Yan. So, in air dry yan ni nanay. And then, papadala sa akin sa Manila. At ang gagawin ko naman doon, ipapowderize ko gamit ang napakaganda nating blender. Ayan. Pagka uminom niya, nay, maganda sa kalusugan. Oh, hindi kasi hindi pa siya nakakapsule. Usually, yan din naman yung kinakapsule. Purong powder ng malunggay. Kinakapsule lang nila. Kaya saka pa siya binibenta. Mamaya, pag may time tayo, pag nagkailaw na, magpapainit tayo ng tubig at ilalagay natin sa tibag yung powder niyan. Papakita natin may tibag tayo eh. At saka may powderize na rin tayong napadala dito noon. Ito, para to sa mga susunod at para pag naubusan si nanay, eh, makapagpadala ulit tayo niyan. Ayan mga kaambot, gagalaw-galawin lang yan. Oh, mga isang linggo, matutuyo na siya. O pwedeng 2 weeks para sa makasigurado kang tuyo talaga siya para hindi mangitim. Yun naman. Ano na ito, mag-crunchy. Oo. Pero mas maganda sana yan kung may talakbong para hindi mapatakan ng ano ng butiki. Ng, ano, hindi nila lapitan ng mga ano yan, ng mga insekto. Hindi? Hindi, wala kasi masakit sa ilong nila yan. Tagal ako nung gaganito eh. Mga 12 years na yata ako. Oo. Hindi mo pag inigiling mo yan, ginagulong ko ng bote. Ilong yan, oo. Oo. Hindi pa naka-discovery ng ganyan. Blender. O yan. So, ganyan lang mga kaambot ang paggawa niyan. Tatanggalin yung mga tangkay. Siyempre, makikita mo naman yan, ha, yung mga tangkay niya. Okay. So, yan yung malunggay powder ni Lola Nati. Bandang uli, magbebenta na siya yan ng malunggay tea. Napa-announce, napa-announce na rin doon sa Facebook na malunggay, magmalunggay tayo. Sabi ko, tagal na ako nagagamit yan. Oo. Okay. Ayan mga kambot, at halu-haluin lang yan sa loob ng isang linggo. Pwede na mga 2 weeks para siguradong tuyo siya. Okay, hanggang dyan lang ang vlog natin. Kung nagustuhan nyo naman, baka pwede paki-share, paki-like, at kung hindi naman abala, paki-subscribe na rin para kay Lola Nari. Thank you very much. Till next time!